So yan, magandang araw po and welcome sa ating tutorial guide o tutorial video or guide video sa ating RFID system, boom barrier with RFID system. So sa setup na to, meron tayo ditong sample na two-lane setup, yung lane na magkasalubong. So meron tayo ditong kunwaring sasakyan. And syempre meron tayo ditong reader, UHF reader, and boom barrier, loop detector, and IR sensor. So, yan yung mga devices na naka-install para sa system na ganito or sa setup na ganito. Basic lang to. Explain ko lang yung purpose ng bawat devices. So, start tayo sa reader. Si reader or si UHF reader, yung violet na yan, pinaka-purpose niyan is to detect the UHF stickers na nakadetect sa na nakadikit sa ating sasakyan. Yun yung mga binibigay sa atin sa mga ano tulad ni NLEX, SLEX, yun, yun mga sticker na yun. Yun yung ito yung reader na to, siya yung nagde-detect nun. So basta yun yung purpose niya, taga-detect lang siya and then magbibigay siya ng signal sa atin namang boom barrier. Syempre yung boom barrier, yun yung kumbaga utak ng system natin. Nasa kanya yung lahat ng control. And then yung part niya is syempre yung boom arm or yung nakaharang na arm sa ating daanan. And may loop detector. Dito halatang loop detector, eh bakit nakahamba lang? Hindi, yan yung loop detector na yan. Is a detector lang yan. Nakabaon siya sa mismong kalsada. Mapapansin nyo yung ano meron dyan parang grinder na ganyan yung korte. Minsan mas malaki dyan or minsan parang square, depende sa design. Or sa recommended design ng napipagbilhan nyo. Pero sa competitive cards, ganyan yung recommended design ng mga engineer natin. So, ayan. Bawat purpose nito, nandun tayo sa reader, sa taga-detect, and then syempre si boom barrier, angat baba lang siya. Siya yung, yun yung purpose niya. And then yung IR sensor naman, pinaka-purpose nito, kapag ka nabublock, kasi dalawa siya, di ba? So, lagi yung may parang imaginary, ano dyan, nagdudugtong sa kanila, kumbaga, ano dyan, via infrared light nga. So, pagputol yung linya na yon or nabablock yon, let's say, nakablock tong sasakyan dyan, nagkocomment siya naman sa boom barrier na, hey, may nakablock sa akin. Yung barrier naman is hindi siya bababa. So, safety feature si IR sensor. So, yun. Kahit anong pindot ni counter o nung bantay doon na gusto niyang hampasin yung ano, hindi bababa yung arm dahil nga, meron tayong IR sensor na nagde-detect sa kung anong naka-block dyan sa kanya. Then, yung loop detector naman is another detector na nade-detect niya yung sasakyan or yung kung anong naka-dyan sa kalsada or nakatapat sa kanya. Na once, pag nalampasan na siya or wala na siyang na-detect, ma-activate naman yung, magbibigay naman siya ng signal sa boom barrier natin na bumaba ulit. So, ang pinaka-purpose nito is para talaga papabain yung boom barrier natin. So, ang magpapaangat is yung reader. Kapag allowed ka, hindi papapasukin ka, aangat yung boom barrier. And magpapaba naman dito is loop detector. So, ganyan lang gumagana yung mga system natin. Ang pinaka may papayo ako sa pag-install nito, syempre, dapat familiar ka sa bawat device na binili natin. Hindi lang basta-basta na ganyan i-install, mali-mali pala setup mo. Let's say, loop detector, dito mo sinet up sa unahan. Pagkalagpas mo dyan, eh bumaba. Kahit may IR sensor ka naman dito, oh, sabihin na natin hindi mo baba, eh, hindi siya bababa. Kasi yung pinaka-purpose niya is pagbaba talaga. So, ganun lang siya. Dapat ang pinaka ano dito, dapat familiar ka, ulitin ko, dapat familiar ka sa bawat binibili mong device. So, si reader, may iba't ibang uri ng UHF reader, dapat familiar ka rin sa kung gaano kahalayo or yung reading distance niya. Ang pinaka-recommended dito, dapat medyo malapit na at least 2 meters sa boom barrier arm, tsaka palang magbubukas yung ating arm or yung tataas yung boom barrier arm. So, yun yung recommended. Dapat sa configuration pa lang ng reader, ganun mo siya i-configure. Dapat makonsider niya yun na hindi naman pwedeng sobrang layo pa lang. Oo, maganda nga yun. Mga pang bahay, maganda yun. Maganda yun na gusto ko 4 meters pa lang detect na ako. May mga ano, pwede naman yun eh. O
or gusto ko mga gusto ko 10 meters or 6 meters pa lang detect na ako, pwede yun. Pero pag sa mga daanan kasi, let's say sa traffic area or traffic roads, hindi siya recommended. Let's say ganito ah. So dadaan na to, na-detect ka 4 meters. As a driver, kapag driver ka, kapag ka walang nakaharang sa'yo, medyo mabilis ka magpatakbo. Diba? So tatakbo ka dito mabilis. Possible, may tendency na, na hindi ka na ma-detect na loop detector. Kasi mabilis ka dumaan dyan eh. So at least nasa 5-10 lang. O minsan nga, di ba nga sa mga NLEX, medyo dapat tumuto ka talaga tapos dahan-dahan ka lang dyan. Para lang masiguro na madidetect ka ng loop detector natin. So, ganun. So, mahalaga yung reading distance nito upon installation nyo ng ganitong system. And syempre, yung loop detector din, yung location nito. Sabihin na natin, masyado mo siyang nilapit dito. Pagkalagpas dito, nakaganyan, eh tumambay, nakipagkwentuhan, may 10x o kung ano, eh kung pick up ka, let's say yung mga pick up na sasakyan, yung mga ano, basta yung mga pick up na sasakyan na nalampasan na yung gulong, eh medyo nakaangat yun, di ba? Mga camping, ganun, medyo nakaangat. Tapos nandito pa yung buntot nun sa arm, eh bumaba na, hindi na nadidetect ng IR. So, bawal talagang tumambay dyan. So, mahalaga na medyo at least 1 meter or kung mas malayo pa, pwede naman. 1 meter bago bumaba yung arm ng boom barrier natin. Factor, pag medyo malayo naman ito masyado, ang tagal bago bumaba yung arm. Eh, yung kasunuran mo, ano ba yan? Bakit di bumaba? Susunod na rin. Possible, mahampas siya. Ganun, mga ganong senaryo. So, marami tayo dapat i-consider dito. Ito, basic setup, 1 meter, good na yan. Good na yan, 1 meter. 1 meter galing sa arm and then yung simula naman ng ating loop. Okay lang yan. And then, no tailgating talaga dito. Antayin na bago dumiretso, may waiting area na pagka nababa yung arm, tsaka ka rin go sa traffic area or traffic roads. Ganun siya. Ganun para iwas disgrasya. And then, yung IR sensor, nasa sa inyo to. Mas safe. Sabihin na natin, pwede ka kasi maglagay ng multiple sensor. Pipigilan niya lang naman yung boom barrier bumaba. So, nasa sa inyo na yan. Pwede po kasi tayo maglagay ng dalawa. Let's say, yung nandito yung isa, nandito bago dumating, and then nandito. Palang nagigitnaan nila yung barrier. Mas maganda yun. Mas safe yun. And then, yun. Ganun lang siya gumagana. Ganun lang gumagana yung system na to. And then, yung sukat ng ating loop detector is pa pala. Ayan, yan yung recommended ko as a technician. And then, napag-aralan ng ating mga engineers sa competitive cards na ganyan po siya. Na 40 cm yung loob nito. Ayan, magkakaroon naman tayo ng video more deep, basta mga ganun. Magkakaroon tayo ng tutorial sa bawat devices naman. Dito, at least naintindihan nyo yung system kung paano gumagana. So, ganun yun. May yung loop detector natin is nalalakasan din yung range niya, yung detection niya, may mga ganun din. And then ano bang wire, may mga ganun tayo. Sa boom barrier naman, gaano ba kataas, ano bang settings to, ano bang dapat gamitin ko na uri ng barrier, mga ganun po. So isa-isay natin yan. Dito at least naintindihan ninyo yung two-lane setup natin. Ganyan po siya gumagana. Ayun, maraming salamat po. Sana naintindihan nyo at natulungan ko po kayo. Ako po si Mac from Competitive Card Solutions. Magandang araw po sa inyo.